precious niya, ha? Ano mo naman, Fix? Ang aga-aga. High blood na high blood ka dyan. No! Jodi! Oh, Andy, asa ka na? Nandito ako, nagsasakin kami. Pagkatapos dito, uwi lang ako, magsashower. Tapos, magre-breakfast kami dito ang Tita Vivian mo. Mauna ka na dun sa office. Oras ka na mamuwi. Early. Oo. Early in the morning. Ano ba naman, Nana? First day mo sa training sa office ngayon, ha? Tingnan mo itong taon to. Parang hindi na pwede pagsabihan. Ana, hindi ka na bata? Mara ako na dyan. Kaya ako na yan. Hindi na ako bata. Oh, Dodi! Nandiyan pa yung driver ko? Tila mo nga. Baka kasi mahawa ako dun sa sore eyes niya eh. Nako, ayoko magbuta mo ta araw-araw. Huwag ka mag-alala, Auntie. Hindi naman airborne ang bakterya na cause ng sore eyes. Kaya kahit magtitigan pa kayo ni Manong Larry, hindi ka mahawa dun. Sino kasama mo kagabi? May date ka, no? Wala akong date. Barkada kami puro girls. Dad, yung phone mo. Hello, Shelly. Good morning, sir. Sir, heads up lang po. You have a 10 a.m. with Mr. Dom at the country club for the contracts you need to sign. And then, a luncheon meeting with Mr. Ang regarding the Singapore project. Okay, sige. Thank you, Shelly. Uy, bilis-bilis ang mong kilos. Hinihintay ka sa opisina, hindi ko mo. COO ka. Eh, pwede ka nang parelax-relax dyan. Anong COO? Chief Operating Officer? Hindi. Child of owner. Hashtag bad vibes. Ano, Cheche? Naas mo ba yung party ni Mrs. Esmundo? Madam, malaki po yung venue. Ang sinisingil po, 80. Ano? 80? Doming, sabi sa Google, traffic daw sa Magallanes. C5 na tayo. Pasok mo dyan sa susunod na village, oh. Cheche, gawin mo na lang 30! Gustong patawaran ng 30 yung sound system para sa party ng mga gurami. Ano? 30,000? 2050 na ngayon, hindi 1995. Iba na ngayon ang rates. Hoy! Naririnig ko kayo, ah! Huwag niyo ako pinagtatawanan, ha? Takala niyo, hindi ko kayo naririnig! May mali mo! Ikaw naman kasi, bilis mo magpatakbo. Eh, malay ko bang bigla sumulpot yung babae. Nasaan na? Tingnan mo sa ilalim. Ginawa niyo sa kaibigan ka! Ish! Yeah! Maningno nga! Sis! Sis, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba dyan? Pwede tinungan mo muna ako bago ka magtanong ko kaya ka. Tulong kayo! Brad, Brad, tulong, 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 Si, sure ka bang okay ka lang, ha? Kasi naman eh, takbo ng takbo, di tumitingin sa dinadaanan eh. Sino to? Eh di ang may-ari ng sasakyang muntik nang pumatay sa'yo. Ikaw! Nagja-jacking lang ako, sasagasaan mo ako! Excuse me, kalye to, daanan ng sasakyan. Sino nagsabi sa'yo pwede kang magtatakbo sa gitna na hindi tumitingin? Hi! Private village to! At nagbabayad ako na association Diyos! Ano naman ang pakialam ko? Kalye pa rin ito. Kahit umilata ako sa lahat ng kalye dito, wala kang pakialam! Nakikita ka lang! Trespassing! 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 Hindi ako trespassing. May sticker ng kotse ko sa village na ito. Kaya pwede akong dumaan. Ikaw itong tatanga-tanga, takbo ng takbo, hindi tumitingin sa tinatakbuhan. Ako na wala sa gasahan. Ako pa tatanga-tanga. Ikaw ba yung galit? Nakakahiya na to skandalong ginagawa mo, kachipan na. Hindi! Wala ako. Pakialam! Bahala ka sa buhay mo! Doming, tara. Tapunta. Dito ka. Sige! Sa gasahan niyo ko! Ano? Astig ka dun, Zoy! Sige! Sagasahan mo ako! Please, umalis ka na dyan. Hindi tayo makakapagmadyong sa linggo kung hindi kompletong korong. Hindi! Tara na! Late na ako. Ano? Pakawa ka! Bawa sige! Sagasahan mo ako! Ano ba? Paano naman yung kotse? Ah! Ito! Bawa yan! Sige!
Abante mo ba? Maghanap ka ng ibang trabaho, Domeng? Eh, sabi ko na nga, umalis na tayo. Ba't ba iniintindi pa natin yung babae na yan? Sabi ko, tapos ngayon nagtataka ka kung di ka naman lukuret. Ako na nga yun sa kasal. Ikaw ba yung galit? Salamat sa support mo, ha? Salamat! Pare Bito, bakit ba ayaw mo mag-enjoy sa buhay mo? Enjoy life, pare. Life is too short. Ano bang plano mong gawin sa lahat ng perang hinakot mo sa buhay na ito? Ikaw ba ay talagang addict lang sa pera? O talagang napahagaling mong magdala ng pag-asugapa? Alam mo sis, nag-graduate na ako dyan sa poverty. Alam mo, sa movies lang okay at masaya yung pagiging poor. Sa totoong buhay, mas masaya pa rin ang pagiging rich. Alam mo pare, yung natitirang krudo ng makinarya mo, gamitin mo na ng gamitin. Dahil baka mamaya, dumating yung panahon na kahit na lahat na ng ginseng at lahat ng Viagra sa mundo, hindi na uubra sa'yo. Pare Dom, tigilan mo na nga yan. Una akong demonyohin. Saka bakit mo naman pinabayaan magmukhang matandang dalaga ka? Sino magmamana ng mga limpak-limpak mong richness kapag namatay ka? Eh di yung pamangking kong inaalagaan ko, si Dombi. Alam mo daw yung prostate cancer. Yan eh, ang dahilan niyan eh, pag hindi nagagamit ng lalaki yung ano niya, yung sandata ni Judas. Alam mo na yun? Yung sandata ni Judas mo, gamitin mo na ng gamitin. Prostate cancer pag hindi mo ginamit. Oh, talaga? Pinagtanggol mo yung pagiging manyak mo dahil sa takot mo sa cancer sa tumbong. Tumbong ka dyan? Tumpa ka dyan? Ano ka man naman, Bito? Concerned lang ako sa'yo. Oo, oh, concerned ka sa tumbong ko. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Wala, sir. Bumili ka, merienda. Bumili ka ng photo tumbong. Papaano ka naman makakahanap ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa'yo kung puro panunood ka lang ng rom-com sa sine at sa DVD? Ito ba naman, Edad? Kung ito, kailangan pa ng love life. Kung wala sa guhit ng palad, edi wala. Kung ayaw ng tadhana, edi ayaw. Dali. Naku, trabaho na naman to. Zumba lang ako. Oh, sige. Hello? Cheche? Hello, ma'am. How are you na po? Anong how are you, how are you? May problema, no? Eh, nagkagulo daw po kasi dun sa in-charge ng event 1021. Nilagay daw po tayo sa 16th instead of dun sa 6th na talagang pinareserve po natin. Eh, sila pala nagkamali. Eh, di ayusin nila. Di nga po pwede. Alam nyo naman na 100 years old na yung matandang yon. I'm sure kalahati ng probinsya sa Bulacan invited nun. Okay? Arte, ha? Birthday party lang. Gusto pa, malaking venue. At teka, di ba may reservation fee yan? Sino unang nagbayad? Sino daw unang nag-down payment sa venue? Tayo daw po, sir. Tayo unang nagbayad. Nauna tayong pumirma ng kontrata. Oh, ano pa hinihintay nyo? Puntahan nyo, ayusin nyo, okay? Huwag kayong papayag! Ayusin nyo yan! Hindi pwede! Ikaw na naman! Ano ka ba? Sumpa ka ba o kabuti? At kung saan ako nandun, sulpot ka ng sulpot. Hoy! Member ako dito sa exclusive club na to para sa mga rich! O ano ngayon? Ikaw, member lang. Ako, board member. Kasi I am very, very rich. Eh ano ngayon? Hoy, lalaking tunsoy. Ikaw, talagang hindi ko kakalimutan yung mukha mo. O ano? Haharang ka ulit sa harap ng kotse ko? Sige nga, dare ko. O, sa harap ng maraming tao. O ano? Ano? Wala akong masagot, no? Ha? O kayo, ano tinitingin nyo? Ngayon lang kayo nakakita ng maganda? Mga pare! Ako lang maganda rito! Hello? Cheche? Mami, sinisinoti! Hello, auntie. Hi, Shelly. Saan na si Daddy? Galing siya sa country club. Papunta na siya dito. So, what am I supposed to do? Di ba sa'yo raw ako mag-report kasi titrain mo daw ako for production? Ana, can you wait here for a bit? Kasi may pupuntahan lang ako para asikasuhin. Papunta na din kasi dun yung daddy mo eh. Eh, di sasama na lang ako. Di ba dapat malaman ko anong trabaho ang ginagawa? So, I will join and observe. Where are you going? I'll go with you. No, you stay here in the van. What?
Hintayin mo na yung daddy mo dito. Sige, magpa-aircon ka na dyan. Hashtag bagot. So, okay na tayo? Sa amin na ang venue para sa big boy lunch. No, miss. Hindi pwede yun kasi pa-reserve na kami, tapos nakapirma na rin kami ng kontra. Pero kung ipipilit nyo pa rin yung gusto nyo, pwede kaming magdemanda. Ito ba yung abogado ng kabilang kumpanya? Ano ang pangalan ng kumpanya niya? Party people po. Hindi po ako yung abogado. Actually, yung owner po nun, auntie ko, si Corazon Tala-Tala. Kilala mo? Hindi po. Never heard. So, sino si Corazon Tala-Tala? Ako! Si Corazon Tala-Tala! Ah! Ikaw na naman! Ikaw na naman! Ikaw talaga, demonyo ka sa buhay ko! Para bisitin ako talaga! Ikaw! Magkakilala kayo? Oh! Ito yung tukmol na gusto kong patayin kanina umaga bilang pasagasaan ako! Oh, excuse me! Hindi kita pinapasagasaan. Gusto mo magpasagasa. Pinagbigyan lang kita. Excuse me. Buti pa magkaliwanagan tayo. Miss, hindi ba ang grupo nitong si Miss Tala-Tala ang unang nagpa-reserve nung main events hall? Opo, noong April 18 po, nagpa-reserve sila for June 6. Pero... Kaya yung grupo ko, yung carousel, kailan nga kami nagpabook? Kailan nga? April 25. Oso! Di ba? Nauna kami! Nauna kami magpabook! Di ba? Ang tanong, nauna. Nagbigay ba sila ng reservation ng deposit? Oh, di ba? Dondi, nag-iwan tayo ng reservation, di ba? O sumugod ka, di ba? Deposit tayo! Hindi po. Yun. Kami. Nagbigay ba kami ng deposit? Opo, noong April 25 po. Ibig sabihin, nagbigay kami ng full payment on the day na nagpabook kami. Opo. So, sino sa dalawang grupo ang unang pumirma ng kontrata? Kayo po. Ng kaaway namin ng daddy mo. Cute siya, no? Sakto lang. Medyo maputla. Okay lang, may dimples naman eh. Pwede na ba ako pumasok? Okay lang. Okay lang, go! Pasokin mo ako kasi pakyut kayo ng pakyut eh. Well, you are a zillionaire, right? I
mean, you let him screen your phone calls. What? Yeah, once nahuli ko ang daddy ko, pumasok sa kwarto mo. Daddy! Hey, daddy! Bakit pa pinakikilaman ang cellphone ko? Hindi ah. Huh? Wala, wala. Did you tell your dad that your cellphone is a private property, right? Feeling ko everywhere I go, yung daddy ko, minumonitor ako. Parang may mga CCTV cameras na laging nakatutok sa akin and he's watching me wherever he may be. Oh, no wonder. Alam mo ba sa group natin, ikaw na lang hindi pa nakaka-boyfriend. Actually, girl, sumimpay ka lang ah. Where there's a guy across the bar na kanina pa tingin ang tingin sa'yo. Sino siya? Yung naka-gray. In a scale of 1 to 10? Mga 8.25. Talaga? Yeah. Move is better, yeah. Phil, may tattoo. Ayoko na may tattoo. Ate pa kaya? Hindi ka naman taga-Red Cross at hingin ng dugo. Kaya nag-reject ka na nakatattoo, ano? Hello, tingin mo sa itsura niyan? Papasa yan sa father ko? Wait, sino bang niligawan niya? Ikaw o yung daddy mo? And miski nga friends, so rejected pa rin yan. Dami-dami pangalan, naisip mo yung doon. May superpowers ako eh. Basta! Do you have a name? Wala. Just kidding. Meron. Can you share it with me? Anna. You work at Carousel, right? Yeah, sort of. Yeah. Mm. Anong work ko doon? Anong, what do you do? Hindi ko pa alam eh. Hindi mo pa alam. Dad ko kasi yung owner. Okay. So, dad mo pala yung kaharap namin kanina. Mm-hmm. So, I met your dad. Weird, di ba? Met your dad, yung father mo. Yeah. I have to go now. You have to go na. Yeah. Nice meeting. Ako rin. Nice meeting you. I mean, nice meeting you too. Nice meeting you too. Okay. Ano ba talaga mapapaglagyan yung Sentinel Girl na yan? Eh, kasi nga po, Jun. Ulibok na daw po talaga lahat. Kasi raw po, late na tao yun. Wala akong pakialam sa Philippine Arena o sa MOA o sa gitna ng luneta nyo siya dadalin. Basta hanapan nyo na malilipatan niya birthday party ni Sentinel Girl! Office work? Nag-aral-aral ako ng maskom tapos ang kababagsakan ko. Clerical work? Anna, you should know by now na hindi mo dapat kontrahin yung daddy mo. Because the more na kontrahin mo siya, the more na he will insist. You should know by now how to deal with him. Subic! Subic! 100 years old yung magbe-birthday, dadali mo sa Subic! Eh baka bago makapunta sa Subic yon, eh meron na yung bulak sa ilong! So what po, madam?
Tawagan na po namin si Mary Jane ng 1021 Events Place. Kunin na po natin yung room na inaalok nila. Oh, sige na. Oo na. May magagawa pa ba ako? At nasan niya si Dondi? Di ba dapat siya nag-aasikaso nito? Nasaan na? Huwag ka pa sisindak sa isang to, ha? Hindi po, sir. Pagtrabahuhin mo. Hindi porque anak ko, eh pwede na kumastang senyorita, ha? Hindi po. Anong hindi po? Ibig sabihin ko po, opo. Uy, iusin mo yung mukha mo. Nanghipan ka ng hangin habang buhay ka mukhang luya. Nega vibes! Super nega vibes! As in! Miss Anna, may phone call po kayo. Wala naman ah. Ay, sa landline po. Landline? Dito sa office? Yes po. Si Dondi daw. Hello? Hello, Anna? Yes. Is this Anna Carillo? Oo na nga eh. Are you alright? I'm fine. Marami lang langaw. Langaw? Paano mo nalaman ang number ko? Diba sabi mo you worked for Carousel? Sabi mo you did. Eh, nasa phone book naman yung number ng company niya. Grabe. Bakit grabe? Intsaga mo, nalaw pa talaga. Teka, pero hindi ako stalker ah. Baka kung anong isipin mo eh. Kulang yun. Ano sabi mo? What I mean is, I know naman hindi ka stalker. Kasi nga, na-meet na kita in person. Alam mo, parang ang hirap mag-usap dito sa landline. Nasa office phone rin kasi ako eh. Wait lang. Siguro naman may cellphone ka. Yeah naman. So, you think you can trust me with your ano, with your digits? Why? Why ano? Why do you want my digits? Because because I want to get to know you better. Really? Yeah, really. That's nice, man. So, ano, bibigay mo ba sa akin yung number mo o gusto mo dito na lang tayo sa landline mag-usap? Whatever your decision is, I understand. No pressure. I have a suggestion. Why don't you give me na lang your number? Okay lang ba sa'yo? Sure. Okay, so your numbers are... Okay, got it na. Ano ba nangyayari sa'yo? Hi, Daddy. How are you? Ano ba yan, Edmundo? Sino ba yung kausap mong napaka-importante at inuuna mo pa yan kesa sa trabaho mo? Anong how are you sinasabi mo? Oh, wala, auntie. Nag-follow up lang ako sa supplier. Sige. Pumunta ka dun sa opisina ko, ha? Okay. Hello? Dumating na ba yung clients? Nakita na ba nila yung stage? Yes, actually. Tsaka parating na din yung representative nating client. Okay. Anong oras magsa-start mag-setup? Hinihintay lang namin yung instructions ni Direk para sa lighting. Che! Ay nga, Che! Po! Ganito ba talaga yung decor para sa birthday ni Lola? Tsaka, tingnan mo, amoy ng mga bulaklak. Tindi ng amoy, hindi pang birthday yan. Kayo ba yung mga taga-carousel? Yes! Kami yung the big boys. Kayo yung brand ambassadors ng big boys. Anong oras ba rehearsal namin? Wait, rehearsals? Bakit? Kasama ba kayo sa show? Ay! Naririnig yung music, ha? Ano yung music na yan? Yung po yung mga event sa kabila. Nagsistart na po sila mag-prepare sa labo. Talaga yung mga tao na yan? Nananadyayan! Nananadya siya! Nananadyayan para sirain itong event natin! Nananadya, nagte-technical rehearsal lang siguro. Technical? Naririnig hanggang dito? Ang technical! Kasali mo tayo sa technical? Sandali! Direk Rich, parang bakas ng volume. Pwede magpahinaan? Dinitens lang sa speakers. Hi! Andi! Kayo, ha? Sige mag-skandalo dito. Sandali! Tala! Pare-pares lang tayo nagbabayad ng renta rito. Walang pinagkaiba yung kulay na binayad nyo sa binayad namin. Kaya tigilan nyo na yung
pag-iinarte ninyo, okay? Okay? Hindi, tama na! Anong enough? Eto, inakapin yung pamilya natin! Tuloy yung subject! Alam! Ito! Ayok pa! Di ba mamatay kita? Marami ako mag-anak sa Pasay na mamamatay tao! Hindi kita marinig! Sabi ko, ipamamatay kita! Hindi kita marinig! Daddy, seryoso, magbabayad ako ng 5,000. Mapatumba ko lang yung lalaking sandok na yan! Tama na yan, tama na yan. Sige, 7,500. Pero, sisiguraduhin kong, Teddy! Mag-apologize lang sana ako sa ginawa ng daddy ko. Ako rin, pasensya ka na yung auntie ko kasi mabilis talaga ma-high blood yun. Tsaka medyo bad vibes siya sa daddy mo eh. It's okay. The feeling is mutual. Visita-visit din ang daddy ko sa auntie mo. Okay. Yeah. Elmer, asan yung anak ko? Ay, sir, hindi ko po alam. Kasama po ata si Michelle. Oh, akala ko kasama niyo si Anna. Sir, alam ko po kasi naiwan namin siya sa labas kanina. Sarap po tayo. Sir, relax. Ako na po maghahanap sa kanya. Can you make sure we're ready to start in 10 minutes? Yes, ma'am. Okay, excuse me. Binigay ko yung number ko sa'yo, so you don't text me or hindi ka tumatawag. Ayaw. Hulo? Kasi you might think kachipan. Nakachipan. Kaya ako nga binigay, di ba? So, we can connect. Anna! Kanina ka pa hinahanap ng daddy mo. Halika na. Sige. Sige. May sabihin ka? Ha? May sabihin ka? Wala, wala. O, mamaya na yung hugot moments nyo. Halika na. Bye. Si Donnie, nasaan? Kanina pa lang wawala. Tanap ko naman. Tingin ko lang mo. Hello, Donnie. Oh, ano ka ba, Donnie? Kung kailan marami tayong gagawin, saka ka nawawala, saka pa pumupunta. May nasigaso lang po. Sorry po. Happy birthday, Tita Esme. Ha? Happy birthday, Tita Esme. Ha? Hindi ka niya marinig. Laksan mo pa. Happy birthday, Tita Esme! Very good! Very good! Oh, ayusin nyo na yan dyan. Okay na ba yan? Okay. Okay na. Direct start na tayo in 5. Ready na ba tayo? Ready na? Okay, okay. Sige, ready kami anytime. Sa ating surprise. May Esme, may isa pa kaming regalo para sa inyo. Start the show. Tanong ko po si Rexy. Rexy, what's happening? Ba't hindi pa tayo nagsa-start? Ma'am Shelly, I think there's something wrong with the sound. So sound? Hindi ba nag-sound check na tayo kanina? Huwag magpanik. Sine-check lang nila kung saan nagkaroon ng loose connection. Rexy, sabihin mo sa mga tao dyan, ayusin yan. Now na! Guys, high blood na si sir. Lulipat mo dito. Ayan, dito. Oh, wala pa rin eh. Lakasan nyo kaya. Plus pa more? Yan na yan. Parang meron na. Okay, okay. Standby mga tao. Ready mga tao. Standby. And to welcome us in this most special night, may I call him the son of our birthday celebrant, Mr. Vicente Vince Sismundo. Good evening, friends and family. Maraming maraming salamat po at pinaulakan ninyo ang aming imbitasyon na makasama namin kayo ngayong gabi. Good evening and welcome to the launch off
Big Boy energy drink. And to start the party, let's get everyone really hot with the Big Boys. Aming mama, ang nag-iisang Esmeralda Deo Gracias Sesmundo. Dili. Ano itong nakikita ko? Sir? Opening number ng program, sir. Kaninong idea yan? Sir, alam ko, sorry. Medyo manaswa. Idea ng clients eh. Ah, client? Maganda naman, di ba? Medyo naiiba, di ba? Kailan kaya kita mai-score? Kailan? Ano yung music na yun? Bakit doon sa program doon ang ipin sa labas? Ay, bakit? Bakit narinig dito sa loob? Ha? Bakit? Bakit? Hindi yung music ng mga gram! Ay, hindi mo namin alam! Hindi alam. Baka ikaw! Hindi po ako yun. Ikaw lang po ako. Siguro sinasabotahin yan. Little soy! Baka ikaw yan, ha? Sa speaker sa kabilang function room, nakakonekta yung music no, natin. Dad, chill, okay? It is nobody's fault. Anong chill, it's chill? It's an honest mistake. Mistake? O paano naging mistake? Ay, ikaw talaga sinabotahin mo na lahat? Dapat kami dito sa venue nyo! Sandali! Eh, sino ba nagsabi doon sa mga bisita nyo na mag-gatecast dito sa events namin? Trespassing kayo eh! Oo nga! Ano na lang sasabihin ko sa kliyente ko? Ano sasabihin ko sa kliyente ko? Huwag kayo ba, pal rito! Relax lang. Kakausapin kanina, Mr. Sismundo. Mr. Sismundo, pasensya na po. Sorry po talaga. Kung gusto nyo, idemanda natin sila. Pasensya na. Hindi kami magdidemanda. Gusto ka namin magpa-thank you eh. Ha? Kasi, ngayon lang namin nakitang ganito kasaya si Mama. Hindi nyo naman sinabi sa amin na naghanda pala kayo ng surprise dance number. Siyempre, hindi sasabihin. Kasi surprise nga eh. Pati nga tayo nagulat, di ba? Ibig nyo sabihin, okay sa mother nyo yung performers? Oo, oh, ayan o. Oh, sayang-saya, tingnan nyo. Ang saya-saya ng mami namin. Kayo ba yung nag-provide ng entertainment? Parang ako po. Oh, thank you very much. Salamat ng marami, ha? You're welcome po. Ay, hindi ito makakalimutan ng aming mama for the rest ng kanyang buhay. Finally, how are you, A? You okay? Anak? Yes, Daddy? Bukas mauna ka na sa opisina, ha? Okay, Daddy. May ladahanan pa ako, eh. Parang hinihingal ka. Nagbalik na naman ang asma mo? No, Daddy. I'm fine. Ngayon, gabing-gabi namin nagte-text pa. Si Sammy lang, may tinatanong.
Good night, Daddy. Sige, matulog ka na, ha? Tigil na yung text. Maghahating gabi na. Ano? Alam mo ba kung ano yung magiging reaksyon ng daddy mo pag nalaman niya? Di naman niya malalaman eh. And I promise, at exactly 1:30, nandun ako sa venue ng meeting mo. Who's this guy ba? Uy! Kanina ka ba? Ha? Kanina ka ba? Hindi naman. Tara. Tara. Sir, basta sabi ni Ma'am Shelly na isasama si Ana sa kanyang meeting. Sa suppliers? Anong relevance ang anak ko doon sa meeting na yun? Grabe ka naman. Bakit? Kung makatingin ka. Sorry. Sobrang nakaka-conscious. Ano ba? Sorry, ano? I'm sorry. Hindi lang kasi ako makapaniwala eh. Na ano? Na you're here. You're seated across me. Sinama mo raw si Ana sa meeting mo? Yes! Sinama ko siya para she can get to see and feel kung ano yung ginagawa with the suppliers. Kausapin ko yung bata. Ha? Sabi ko, kausapin ko si Ana. Wala po siya. Akala ko ba kasama mo? Yes, kasama ko siya kanina. Tapos, umalis siya para pumunta sa convenience store. Bumili siya ng ballpen. Ballpen? Wala ka bang extra ballpen na pwedeng pahiram sa kanya? Sir, gusto niya ng sarili niyang ballpen. Ha? Ano? Kwento ka naman. Tukol naman, son. About yourself. Nako. Wala naman ako maikakwento tungkol sa buhay ko. Boring ko kaya? I don't think so. Di mo ako kilala eh. Paano mo nalaman? Ta? Ganyan ka ba talaga dumiskarte sa babae? Hindi ako ganun ah. Maniwala ako. Ay, maniwala. Sa forma mong yan, sasabihin mo na hindi ka... Hindi ano? Change subject. Ano? Hindi madiskarte. Hindi ako madiskarte. Naniniwala lang kasi ako na kung para sa akin, darating at darating. Hindi ko na kailangan hintay. Wow ha! Hashtag hugot line of the day ka. May ketchup ka. Thank you. You still haven't answered my question, man. About what? Kung naniniwala ka sa tamang panahon? Yes. Oo naman. Naniniwala kasi ako na walang aksidente sa buhay. Kung anong dapat mangyari, mangyari. Ano ba? Sinabi ko ba sa'yo okay lang na gawin mo yan? Alin? HHWCC! Ano yung HHWCC? Holding hands while chika-chika! Sorry. Sorry. Hindi. Okay lang. Sorry talaga. Sorry. Hindi. Okay lang talaga. Okay na. Ayos lang na ibalik mo yung kamay mo. Okay. Huwag kayong magsinungaling sa aking dalawa. Bakit parating may kausap sa telepono yung lalaki niyo? Ito, patulog na. Hoy! Auntie, makagulat ka naman. Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Sino kausap mo? Ha? Friend. Friend? Mag-aalas 12 na ako makausap ka pa ng friend? Matulog ka na! Night. Meron ba kayo napapansin dyan sa Kuya Dondi? Medyo meron nga po. Kasi hindi naman siya ganun dati sa pagbibihis. Kahit ano na lang sinusuot. Pero... ang dami-dami ng binibiling bagong damit.
Halos araw-araw bibili siya ng damit. Parang ano? Parang nagpapasexy. At saka, wala ba kayo napapansin, ate? Tungkol sa amoy ni Kuya Dondi? Ano yung amoy na yun? Ang sangsang! Correct. Uy, awat na. 45 minutes na tayo nag-uusap. Di, okay lang yun. Kwento ko pa. Oh, teka sandali, may nag-text. Magpapa-extend lang ako, tawag ako ulit, okay? Tingin mo, pwede na kaya akong bumisita sa bahay niyo. Gusto ko lang ma-meet yung daddy mo. Yun na nga yung problema eh. Kilala ka ng daddy ko. At yung auntie mo. So ganito na lang tayo. Steady ka lang. Cool ka lang. Bakit ka ba nagmamadali? Hashtag excited much? May nag-text sa'yo. For what? For being here. Hmm? Arte mo? Teka! The only question. Kung okay lang naman sa'yo. Wait. Katakot yung intro mo, ah. You don't have to answer if you don't like. Okay. Ano? Ano nga? Nakailang girlfriends ka na? Hmm? Wala. Yeah, right. Yeah, right. Tatanong ka tapos ganyan reaction mo. Pwede ba naman na wala kang... Wala nga. Dahil choosy ka o torpe ka? Diretso ka magtanong. Oh, eto. Kung torpe ako, kasama ba tayo ngayon? Okay. Good answer. Choosy lang ako. Talaga ba? Oo, kasi... Gusto ko seryoso na. Ayoko nang laro-laro pagdating sa relasyon. I take it seriously. That's good. Good? You okay? Okay. You okay? What's wrong? Wala. Hindi ka na. Kanina pa tayo dito. Ah, okay. Hindi mo phone mo. Hindi pumasok si Ana. Eh, nauna pang umalis ang bahay sa akin yun, ah. Actually, nakita ko po si Ma'am Ana earlier. Baka lang po lumabas. Shelly! Ah, sir! Alam mo ba kung saan nagpunta yung anak ko? Naglakwacha ba? Naku, hindi po, sir. Inutusan ko po siya. Inutusan mo? Opo. Inutusan ko para pumunta doon sa printers. Ang gusto po kasi ng client, may interaction. So, yung ibang guest, mabibigyan po sila ng chance na may labas yung kanilang isinasaloob. Kaya po, ganito yung layout. Hey, Bonji. Ilabas mo yan. Ako nahihirapan sa'yo eh. Sige, okay na yan, ha? Okay, sir. Rexy, Elmer, kayo na bahala, sige ha? Sige po. Okay, sir. Sige. Sir? Mm. Tumawag po si Mr. Ong. Change venue raw po ang meeting ninyo. Nagbago na naman isip nun. Para raw po malapit sa kanya. Malapit sa kanya, malayo sa akin. Ang kunat talaga ng ungas na yun, no? Alam mo, hindi ko mag-gets, ha? Wala naman tayong ginagawang masama, pero bakit kailangan pa natin magtago sa daddy mo? Give it time, okay? Yung daddy ko nga, praning yan sa lalaki. Akala niya lahat ng lalaki, pati yung nagde-deliver ng mineral water sa bahay namin, nanliligaw sa akin. Ano niya isipin yun? Daddy ko yun. Of course, gandang-ganda sa akin.
Bakit? Bakit ikaw hindi ba? Naman pala, biro ka talaga. Alam mo, hindi ka rin gandang ganda sa akin. Bakit ka magtsatsagang magtago sa auntie mo para lang i-date ako? O, ba't naman nadamay auntie ko dito? Sira ulo ko talaga, of no? Of course! Kaya nga nababaliw ka na rin sa akin, di ba? Alam mo, tama na yan. Aminin mo, nababaliw ka na rin sa akin. Umaming ka! Nagutom ako. Alika, ano ba gusto mo dito? Kanina pa ako naghahanap ng restaurant, eh. Udi! Ay, na pala, sir. Oh. Ano? Kanina ka pa? No. Mga 5 minutes pa lang, no? Yeah. Sir. Iyo. Nice to see you. Sir, gusto niyo mag-order muna? Yeah, pwede. Good afternoon. Hi, miss. Table for two. Oh, okay. This way. Oh my gosh, we have to go. We have to go. Para rating lang natin. We have to go. We have to go. Aray. Sandali. Udi, kilala mo yung anak ko, di ba? Si Ana ba yun? Saan? Ba't ba tayo nagmamadali? Yung daddy ko! Nasa restaurant yung daddy ko! Sigurado ka mag-daddy mo! Hindi ako pwede magkamali! Daddy mo nga! Huwag ka! Magaling! Tagod! Sir! Sigurado ba kayo anak niyo nakita niyo? Eh, kundi si Ana yun eh. Bakit tumakbo? Tumakbo? Oo eh. Kasi nakita ko. Dahil may kasama ang lalaki. Eh, sino yung lalaki? Hindi ko alam. Pero parang namumukhaan ko eh. Huh? Sinong dalilita tayo eh? Wala na yung... Hi, Daddy! Good afternoon po. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Pati si Chelly, kinutsaba mo. Tantanan mo na yung pamangkin nung babaeng bayawak na yun, ha? Tantanan mo na! Dad, we're not doing anything wrong. Ano? Hihintay ko pa kayong may going wrong bago ako mag-react? Excuse me, siguro kayo na lang muna dalawa mag-usap. No. Diyan ka lang, maupo ka. Kailangan ko ng witness. Opo. Tigilan mo na yung lalaking yan, ha? Hindi ako nagbibiro. Pag nakipagkita ka pa ulit dyan kay, ano pangalan nun? Dondi. Yun, Dondi na yan. I tell you. I really tell you. What will you tell me? Basta, I tell you. Huwag mo ko sinasagot, tatay mo ko. Alin, yung lalaki bisuho na yun? Gusto makipag-meeting sa akin? Bakit daw? Ma'am, hindi ko po alam. Basta tinatanong lang po kung available kayo tonight para makipag-meeting. Ni-reject yung invitation ko? Na nga, Jenny, sir. I-text mo nga sa akin yung number nung siraulong babaeng yan, ha? Opo, sir. I-forward mo sa akin. Kunin mo yung personal number. Cheche! Ma'am! Ano ka ba? Kanina pa kita tinatawag, ha? Nasa si Dondi? Nakakaloka ka? Ma'am, yung telepono niyo. Oo nga! Eto! Ba't ito sa'yo ito, eh? Sige na! Hello! Hello, friend. Ikaw na naman? Oo, ako nga. Ikaw talaga, wala kang kadaladala. Ano ba? Bakit ba? Pwede ba? Pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Hindi ako interesado kung ano man yung sasabihin mo, okay? Kahit involved yung magaling mong pamangkin? O ano? Natahil? Oh, ano yung tukol kay Dondi? Ano yung tukol sa pamangkin ko? Ano yun? Hindi pwede pag-usapan sa telepono. Gusto mo, mag-dinner tayo tonight. Weh. Baka gusto mo lang ako i-date. Mahanap ka lang ng paraan. Hoy! Hoy, tala! Hindi kita dinidate. Nagmamagandang loob lang ako, kanya inayaya kita mag-dinner. Ngayon, kung bibigyan mo ng malisyosong kahulugan yan, gusto mo magkanya-kanya tayong bayad? Aba, sure! Hoy, for the record, I am rich. Alam ko, rich na, famous pa. For the record din, mas famous ka lang sa akin. Mas rich ako sa'yo. Wow! Talaga? O, di patunayan mo. Saan tayo magkikita? Saan? Thank you for accepting my invitation on short notice. Ha? Sabi ko, thank you. Hindi ko marinig eh. Bakit ba kailangan dito tayo kumain? Para siguradong walang makakita sa atin. Bakit naman kailangan walang makakita sa atin?
tungkol ito sa pamangkin mo. Anong problema ni Dondi? Ayaw tantanan ang anak ko. Anak mo? Ah! Yung parating kausap ni Dondi gabi-gabi na para siyang hilong-talilong parate. Anak mo yun? Ito matinong katanungan, Tala-Tala. Agree ka naman na ayaw mo magkatuluyan yung anak ko at yung pamangkin mo. Siyempre naman, no? Marami pa akong plano para kay Dondi para sirain lang niya anak mo. Pero kailangan hindi sila makahalata. Dahil oras na malaman nila may pinaplano tayo, baka lalong magkatuluyan yung dalawang yun. Oso, papano? Eh, diba, nung pa naman talaga gusto mo na sa Amerika ka mag-aral. O, siyempre, gusto ko rin na ikaw ang mag-take care ng business natin. Eh, sino pa ba ang magmamana na lahat ng mga negosyo ko at kayamanan ko kundi ikaw? Kaya dapat, kailangan handang-handa tayo. Yun lang yun. Daddy, are you serious? Di ba gusto mo makatikim ng independence at matutunan ang ating negosyo? Pero, papadala mo ko sa Cebu. Anong problema dun? Ang Cebu, kasing importante ng Maynila. Kaya kailangan mag-expand tayo dun. Sandali, Auntie. May cancer ka ba? May taning na ba yung buhay mo? Kung makapagbiling ka sa akin, parang mawawala ka na. Ano ka ba? Napaka-uhoy mo naman? Wala akong sakit. Basta gusto ko lang maging handang-handa tayo, yun. Teka, ilang taon ba yung gusto mong course? At pagkatapos noon doon, pwede ka lang pumalik sa Pilipinas. Yung MBA? Oo. 2 years. O yun! 2 years! Okay na yun! Doon ka sa Amerika ng 2 years. O sige, okay na yun. Daddy, kakalayo tayo? Paano naman tayo magkakalayo? Cebu lang yun. Sa oras sa eroplano. Di mo nga kailangan ng passport, punta Mactan eh. O ano, pumayag na sila. So, paano? Okay na to. Solve na problema natin. 2 taong mawawala sa akin si Dondi. Dineport ko naman yung anak ko sa Cebu. Matagal ba din si Ana? Ngayon lang mawawalay sa akin yung aking anak. Bakit ka nag-i-emote dyan? Eh, kung may pakana nito. Pumayag ka rin, ano? So, ipapadala ka ng dad mo sa Cebu? As if naman it matters, papadala ka din naman ng auntie mo sa States. Pero nag-agree ka sa plans ng dad mo. In-accept mo din naman yung offer ng 2 years para pumunta ng Amerika, di ba? No. Hindi na ako pupunta ng States. Ayokong pumunta ng Cebu. So, ano nang gagawin natin? Pagbata kasi, akala kayang-kaya lahat. Lalo na yung love-love na yan. Nako, sa akin mo pa ba sasabihin yan? Alam mo ba kung ilang beses na turog-turog, nawasak-wasak at nagutay-gutay ang puso ko? Alam mo ba? Hindi, pero feeling ko malalaman ko na. Pero alam mo, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, isa lang ang natutunan ko. Tanong mo ko ano? Sige, tinatanong ko. Ang buhay ay hindi isang rom-com. Ha? Ang buhay ay hindi isang romantic comedy na merong theme song sa background na may happy moments. Ang buhay ay isang teleserye na walang katapusan, lalong-lalo na sa mga taong kagaya natin na hindi kagandahan. Naman pati ako dinadamay mo. GGSS ka din eh. Anong GGSS? Gwapong-gwapo sa sarili. Eh, ikaw din naman GGSS. Ano? Gandang-ganda sa sarili. Ay, ikaw na. Wala ka ba talagang jowa? Di ba mayaman ka? Ano man ang connection ng yaman ko sa love life ko? Siguro, kuripot ka, no? Yung makunat ka sa pera. Siguro, yun nga ang dahilan kung bakit binata pa ako. Wow, meron pala tayong something in common. Sa bagay, nasa itsura mo nga, mukhang mandurugas. Hoy, makunat lang ako. Hindi ako swindler.
paano? Good night na. Vito! Bakit? Inuman pa tayo? Ate Cora! Order ka pa ng beer? Mamaya na, tatapusin ko muna to. Okay. Ang kilalang-kilala ka rito, ha? First name basis mo nang tatrabaho dito. Eh, kasi meron ako na din boyfriend. Mahilig yun sa live band, kaya dito kami nag-hangout. Boyfriend? Nagkaroon ka ng boyfriend? Bakit naman parang gulat na gulat ka? Ang pangalan niya, Cirilo. Ayan. Alaala ko talaga, naiiyak na naman ako. Simpleng tao lang si Cirilo. Ang nickname niya, Liloy. Liloy? Parang pangalan ng beautician sa parlor, ah. Sandali nga, patapusin mo muna ako. Sige. Alam mo, si Liloy, simple lang yun. Hindi maluho. Okay na sa kanya yung isaw tsaka Adidas. Pag special occasion, chicharong bulaklak at tsaka beer. Alam mo, ang saysay at naamit na ate. Ano nangyari? Bigla yatang nagwakas yung love story niyo nung Liloy mo. Kasi meron ako na-discovering hindi maganda. Ano? May puto? Yung gunggong na yun! Walang iya siya! Meron pala siyang asawa! Pero in fairness naman, wala silang children. Kasi, eto si Liloy, siya yung may diferensya. Baog. Baog na may puto? Iniiyakan mo? Eh, ikaw, simula nung namatay yung misis mo, hindi ka na nag-girlfriend. Wala, as in, wala? Wala nga. Pwede magtanong? Kahit naman sabihin ko hindi, magtatanong ka pa rin. Kaya ba ayaw mong mag-girlfriend? Kasi hindi mo na kaya. Hindi kaya ng alin? Yung ano, hindi mo na kaya. Yung ano? Alam mo na yon, yung ganoon. Ah, grabe ka. Kaya ko pa, no? Ba't ganyan ang mga tanong mo? Lang lang. Masabaw ba magtanong? Ikaw, hindi mo na naisip. Mag-anak. Ha? Huh? Ayaw mo na magka-anak. Ako? Ngayon? Naku, eh pag nabuntis ako ngayon, baka paglabas nun, nagyoyosi na yun, may tato. At saka may bigote na. Ano ka ba? Beer pa tayo. Hindi ko na kailangan umalis ka lang sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaw na. At ito ang iyong damdam. Ako'y masyado nasaktan. Pag-ibig at pag-suyo na kahit na dalawa. Balitaan na lang tayo kung ano mangyayari din sa plano natin. Thank you for the evening. Good night. Good night. Sorry, sorry. Sorry. Medyo masakit. One more time. Sige. Good night. Sorry. Last na. Good night. Kiss ng Lola.
Lucky ka na, Larry. Good evening po. Sige, manang. Sige, ako na po maglalak. Sige po. Daddy. Ano ba? Ano ang ginugulat ng ganun? Tapos yatakin sa'yo sa puso eh. Saan ka ba galing? Sa trabaho. Bakit may cigarettes and beer ka? Nakipag-meeting sa client. Tapos, kaya niya mag-inuman. Wala naman siguro masama doon, ano? Daddy, meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Huwag ka lang magagalit, ha? Eto na. Eto na yung kinatatakutan ko nangyari na. Uy. Sino lalaki? Ilang buwan na yan? Tsaka kailan mo nalaman? Ano ba yung pinagsasabi mo, Daddy? What I wanted to tell you is, I'm not going to Cebu. Oh, yun lang na. Ha? I cannot imagine na iwan kitang mag-isa dito. Who will take care of you? Ano ka ba naman, Dondi? High school ka pa lang, gusto mo na mag-aral sa Amerika. Ngayon, may pagkakataon, hinihindian mo? Alam mo ba kung gaano ka gastos magpa-aral sa Amerika? Magkano? Auntie, kinumpute ko na yan. US dollars doon. Imaginin mo, gagastos ka ng 2.5 million pesos kada semester. Eh, kahit pa sabihin mong mayaman tayo ba? Nakakonsensya naman yun. Ang mahal, ha? Ano ba kayo? Bakit ba kayo nagkakanda utal-utal? Ano ba gusto niyo sabihin? Kanina pa kayo dyan. Ay, hindi man po kami pwedeng dalawa ni Ponchi sa Sambales para mag-ocular. Kasi po, madam, ano eh, may kami in charge sa wedding ng mga Salgado. Eh, paano ngayon yan? O sino mapapagkatiwalaan natin na pupunta sa resort para doon sa Domingo family? Madam, bakit hindi na si Sir Dondi ang ipadala mo? Duh. Out of town? Overnight? Magpayagan kasi ako ng daddy ko eh, no? I just want to spend a little bit more time with you. Kasi... Oh. Why? Don't you trust me ba? Oh! Why are you doing this to me, bae? Bae na pala, ha? Uy, sa tingin mo ba papayagan ka na? Shelly naman. Tingin mo I will ask permission? Ana, mag-isip-isip ka nga. Shelly, look. Pag umasa ako sa daddy ko, gusto niya maging mongha ako kasama ng mga Benedictines na nagtatanim ng kape sa bukid noon. Ay, naku, bahala ka. Make sure alam mo yung ginagawa mo, ah. Dahil... Ma'am Shelly, pinapatag po kayo, sir. Ah, sige, I'll follow. Kung magpapakatanga ka, make sure hindi ikaw yung agrabyado. Okay? Sammy, sandali lang. You think I can ask you a big, big favor? Overnight? Bakit naman overnight pa? Wala lang. Get-together lang ng barkada sa bahay ni Sammy, sa Subic. Sino-sino kayo? The usual suspects. Si Sammy, si Georgie, and baka sumama si Malin. Mga lalaki? Ah, yeah. Yung brother ni Sammy. Si Kuya Aris and his friend. Kailan alis nyo? Bukas. Early in the morning. Kaya nga, doon na po ako mag-sleepover sa bahay nila sa amin tonight para early in the morning, we can go to Subic na. Lapit lang na Subic, ha? Ba't kailang kinasami pa matutulog? Dad! Oo, sige, sige. Ingat Pink. Lang, ha? Thank you, Daddy! Ah, tumawag po si Mrs. Coronel ng Forever Flowers. Tinanong niya po. Yun lang? Yes po, madam. Do you know this guy well enough para sumama sa kanya sa Zambales? Chill, okay? Chill ka lang, girl. I know this guy. At isa pa meron naman kami ibang companions.
Basta pagtumawag ang daddy ko. Pati ako, dinadamay mo eh. Hi, good morning. Hi, good morning. Hi. My friend, Sammy. Hi, Sammy. Dondi, nice to meet you. Kaya naman pala. Kaya naman palang ano? Wala ka na. Okay. Kasama natin si Maite today. Hi, good morning. Yeah. So, check ko lang yung weather sa Zambales kung fit tayo mag-travel. Mukhang okay naman. Sakain tayo? On the way? Let's go. Let's go! Eh! Eh, good morning na po! Morning, morning. Kumusta? Ay, ay, Dino. Ano? Ha? Wow. Parang nasisilaw ako sa mga suot mo. Oh? Ito talaga si Vito. Ani pa? Okay na ba sa'yo yan? Hindi ako makain sa pagkain. Hello, Sir Punch. Bakit po? Ay, din, asa na kayo? On the way po to Zambales. Bakit po? Hindi na matutuloy yung kasal. Oh! Nag-iulay na yung dalawa. Oh! Okay. Sige po. Bye. Maite, may problema? Sir, ano lang. Meron lang po tayong slight problem. Anong slight problem? Sir, hindi na po tuloy yung kasal na inaayos natin. Ha? Kasi po, sir, nag-break na po yung ikakasal. Pinapa-cancel po nila lahat ng arrangements. Paano na yan? Are we still going to Zambales? Anong balita doon sa kontak mo sa Singapore? Interesado ba sila? Dito, alam mo naman ang mga taong yun, no? Hi, Tito Vitz! Hi! How are you? By the way, this is Orwell, my schoolmate. Morning po, sir. Orwell, Tito Vitz. Hi, morning. Georgina, ano ginagawa mo rito? Di ba kasama mo sina Sammy at Anna? Si Sammy po is on her way na po dito. Dito? Hmm. Hindi sa Subic? Subic? Ano pong meron sa Subic? Oy, dito! There's Sammy, no? Sammy! Bumalik ka rito! Na. Oh, ano? Ikaw na naman? Out of town ba yung pamangkin mo, Cora? Paano mo nalaman? Hulaan ko, ah. Nasa Zambales ang pamangkin mo. Sino nagsabi sa'yo? Kasi, isinama niya yung anak ko. I-text na sa akin ang address ng bahay mo, ah. Susunduin kita, at pupunta tayo ron. Klinte! Yoli! Yoli! Ate, nandiyan na yung sundo mo. Huh? O Yoli, huwag mong kakalimutan maglinis ang bahay, ha? O sige na, nagmamadali na ako. Bye, Punchy. Bye, Punchy. Nakontak mo na ba si Madam? Ring ng ring. Walang sumasagot. Dapat kasi siya yung una mong tinawagan tungkol sa cancellation, eh. Hindi ba mas importanteng malaman ng mga papunta sa Zambales kaysa kay Madam? Total, papunta rin naman yung dito eh. Nandito na ako. Ano yung suot mo? May problema. Zambales yung pupuntahan natin, probinsya yun.
Handa na ba yung mga tao sa lalawigan sa mga ganyang pananamit? Bakit? Meron bang batas na ipinagbabawal ang shorts sa sambales? Halika na. Aba, biyahe. 4 hours yun. Lisa mo. Ito naman? Ang askan naman ang personality mo. Gusto ko paalala sa'yo. Hindi ka pogi. Manalamin ka rin. Hindi ka rin maganda. Grabe siya. Sakay na! Oh, ito na. Ikaw ba naisip mo ano gagawin natin pagdating natin sa sambales? O, tinan mo! Sira pala ang ulo mo, wala pala tayo gagawin doon. Wala ka palang naiisip. Ako! Ano ginagawa mo? Yung cellphone ko! Ayan! Tiklin-tiklin-tik! Naiiwan ko tuloy dahil kamamadali mo sa akin! Yung service namin, wala. Good afternoon, ma'am, sir. May reservations po kayo for a cottage. May tatanong lang sana kami. Meron ba ditong pumuntang taga-party people? Party people? Sino po yun? Paano nga nangyari yon? Dito ko nga pinapunta yung pamangking ko para mag-ocular dito. Madam, kung may dumating hong taga-Maynila rito, edi sana po yung nakaharap na namin. Saan din nalang napamangking anak ko? Madam, meron hong dumating na text dito galing sa head office ninyo sa Ermita. Canceled na raw po ang inyong reservation. Canceled! Paano nangyari yung canceled? Dito nga kami nagpa-resort para doon sa party na Domingo. Tapos canceled! Yes, ma'am. Domingo, ma'am. Canceled po. Sandali. Nagkakalabuan tayo eh. Eto. Tumawag ka sa kumpanya mo para malaman mo kung anong nangyayari. Madam, wala akong signal sa loob. Doon po tayo sa labas. Hello? Hello? Hello, sir. Sino to? Jenny? Hindi po, sir. Si Lexi po ito. Umuwi na si Jenny kanina pa. Natitinig mo ba ako? Yes, sir, pero garbled po. Sir, nasa na po kayo? Bakit parang layo nyo? Eh, malayo talaga. Teka, sir, nandito si Ma'am Shelley. Baka gusto niyo pong kausapin siya. Kasama po niya yung daughter niyo. Nandiyan ang anak ko? Nasa na yung dalawa? Sir Vito? Sir, nasa na kayo? Ba't hindi niyo inattendan yung mga meetings yung today? Sana raw ang daddy ko. Si Ana ba yan? Kausapin ko nga. Sige po. Yes, Dad. Akala ko ba may lakad kayo ng mga biga mo? May sudden change of plans po, kaya we decided na umuwi na lang. Dito na ako nag-proceed sa office. Huwag kang alis dyan, ha? Hintayin mo ako. Mag-uusap tayo. Nga ba sinasabi ko, Ay, bakit ganyan? Hello? Hello, sir. Sir Vito. Shelley, didinig mo ba ako? Opo, sir. Pero parang medyo garbled. Sir, nasa na kayo? Shelley, nandito kami sa... Hello? Nakontak mo na sila? Bigla namatay itong telepono ko eh. Naku nga. Chinarge mo ba to? Eh, bubble ka pala eh! Ba't hindi mo sinarge? Maghapong dapat naka-charge to! Ano ka ba? Oo na! At wag mo akong tatawagin bubble! Hulaan ko, hindi mo dala charger mo. Baka naman pwedeng makagamit na lang ng telepono. Meron lang kami emergency tatawagan eh.
wala po kaming landline. Anong walang landline? Kasasabi lang ng manager kanina na natanggap niya yung fax tungkol sa cancellation ng wedding. Meron po kaming fax machine, pero sa opisina po namin sa bayan. Eh, ilang minuto papunta doon? 30 minutes po kung may sasakyan kayo. Eh, kung wala? 1 hour and 30 minutes kasi po meron kayong kaunting gubat na dadaanan. Gubat? May dadaan ng gubat? Opo, kakaunti lang naman po ang ahas doon. Sir, ma'am, payo lang po. Medyo madilim na po. Hindi na po safe ang maglakad papunta sa bayan. Wala po kasing ilaw papunta doon. Brad, matanong ko lang. May cellphone ka? Opo naman. May charger? Opo naman. Baka naman pwedeng... Hulaan ko. Wala kang load. Ang galing niyo, ma'am. Paano niyo po nalaman? Baka naman talaga siyang walang load. Inuusog mo eh, ha? Ate, sinundan ako ni Auntie sa Zambales. Bakit? Kasi may tumawag ditong lalaki. Tapos nataranta na siya. Tapos sinundo siya. Pupunta daw siya sa Zambales. I hope the food is to your liking. Ayos lang. Salamat ulit, ha? Rika, kakain ka. Ano ka ba? Wala na nga tayong pagkain. Nag-aalo ka pa. May dala po ako para sa inyo. Baka ginawan kayo. Pampainit, lambanog, masarap sa mga gabing malamig kagaya nito. Lalo na sa mga Mister at Mrs. Hello? Sinong sinabihan mo na kasama mo ako sa trip sa Zambales? Wala. Sino naman sasabihan ko? Nakausap ko ang daddy. Bakit parang may alam siya? Ikaw ba, Vito? Wala ka ibang minahal na babae, kundi asawa mo lang. Meron naman. Kaya lang, hindi katulad nung binigay ko kay Rhea. Nakita mo yung lalaking sumundo kay Auntie? Opo. Kilala mo? Ay, hindi po. Anong itsura? Payat? Habain yung... Ano? Opo. At saka mukhang magaling pumorma. Ikaw? Ayaw mo na bang ma-inlove muli? Ay nako, kota na ako sa panggagago ng mga lalaki, kaya ayoko na. Kahit na makahanap ka ng isang lalaking matino? Alam mo, wala namang ibang gusto mga lalaki sa akin, kundi... Hulaan mo. Ang iyong pera. Kuripot ako, remember? Hindi, no? Sige, sirit. Ang katawan ko. Ana, alam ko na ako sa makikita daddy mo. Kasama ng auntie ko sa Zambales. Ha? Kasama ng daddy ko ang auntie mo? Si Sir Vito? At si Tala-Tala? Kulang lang sa inom yan. Toma ka pa. May naririnig ka ba music? Oo nga. Saan ba galing yung music na yun? Cora? Vito, ah! Itulog mo lang yan. Lasing ka lang. Cora? Huwag, Vita! Huwag! Anyari? Huwag kang lumayo, Cora. Mag-iingat ka, Vito. Mag-iingat ka sa mga salitang sasabihin mo dahil dadali ko yan sa puso ko. Gusto ko lang naman malaman mo na hindi pa huli lahat.
Huwag, Vito. Huwag. Kung gusto mo pang lumigaya, ang kailangan mo, maging matapang. Huwag mo sabihin yan, Vito! Gusto ko lang naman na... Tama na! Tama na, Vito! Ayoko na masaktan pa. Pero kung kinakailangan para manatili ang buhay ko, ay sige! Upang maramdaman ko na merong dahilan ang aking pagkabuhay. Saktan mo ko, Vito! Saktan mo ko! Pinintay mo, sige, lagay na! Ba't kailan ka magsalita? Parang nasa telenovela. Vito! Saktan mo ko! Yurakan mo ang aking pagkatao! Ah, okay. Hindi ka na, labo! Mr. Carillo, good morning. Mrs. Carillo, gising na po. Lakasan mo! Dali lang, andyan na. Yori, yung kape! Hey! Ano nangyayari sa dalawang yun? Morning, ma'am, sir. Good morning. Nabalitaan ho kasi namin na naghahanap daw po kayo ng sasakyang maghahatid sa inyo sa Maynila. Nasira kasi kami ng sasakyan eh. May nakita na po kaming maghahatid sa inyo sa Maynila. Sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya yung... Sisihin ba sa lambalo? Pero masarap yung... lambalo. Oo naman. What happened? But ngayon ka lang. Ay nako, mahabang story ya doon, Dick. At ayoko mag-storytelling ngayon. Si Mr. Carillo po ba yung kasama niyo buong magdamag? Oo. Ako nga kasama ng auntie mo. At alam ko na rin sino kasama mo kahapon. Pwede ba, Dondi, ha? Huwag ka na mag-interview ngayon kasi ang sakit-sakit na nakatawan ko. Lamog na lamog na ako! Ano ba ginawa niyo? Wala. Masakit lang yung balakan ko. Kasi nga, matitigas na alitin mo, kaya madali kang mangawit. Sige, tutuloy na ako. Ay, nahanap na ako ng anak ko. Oh, bakit? Bakit ganyan tingin mo sa akin? Halika na nga! Ikaw, tinanggihan mo yung offer ko na mag-aral ka sa Amerika. Dahil sabi mo, gusto mo kong kasama. Pero sa totoo lang, ang gusto mo kasama ay anak ni Vito, tama? Andali, auntie, hindi man sa ganun. Nako, huwag ka nang mag-deny-deny, ah. At saka yung business trip mo sa Zambales. Business yun, di ba? May ma-ocular-ocular ka pa, pero may kasama kang babae. Teka, pwede ako naman magtanong? Yung tatay ba ni Ana kasama mo sa kwarto magdamag? Ako na sarili mong ama, niloloko mo dahil lamang sa lalaking yun?
Dad, wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala ako sa'yo. Wala akong tiwala doon sa lalaking yun na... Tingin mo, papaloko ako sa lalaki. Ana, yan din na sinabi ng mga batang babae bago sila natuto magpalit ng lampin ng kanilang mga anak. Which leads me to my own question. Pwede? Overnight kayong magkasama ni Miss Talatala, di ba? Natulog ba kayo sa magkahiwalay na cottages? Natulog ba kayo in the same room overnight, Daddy? Mom! Mukha sa tayo mag-usa! Karapat nang di namang lumigaya yung binata mo, malay mo. Sap-sap kayong magkaapo. Hindi pa ako na rin magkaapo. Ayoko pa maging lola. Ate, kanina pa po nag-ring yung phone niyo. Sino ba yan? Si ano raw po, si Bito. Dali lang ah. Sige lang. Take your time, sis! Mercy, yan na ba yung white shirt na susuot ko sa Saturday? Opo, sir. Okay na ba yan, sir? Ayos na. Puti ah. 6 pesos lang, no? Paano mo yung nalaman, sir? Ako pa. Marami rin bang tinanong yung pamangkin mo sa'yo? Siyempre, worried siya, no? Mahal ako nun. Eh, yung anak mo. Oo naman. Yun pa. Usisera yun. Anong tinanong sa'yo? Kung anong nangyari sa atin nung nag-overnight tayo. Sinabi mo kung anong nangyari sa atin? Hindi, ah! Bakit naman kumakasagot ka parang diring-diri ka? Nagtanong ka. Sinagot lang kita, okay? Uy, ah. For the record, ah. Nilasing mo ako. Alam mo, arte mo. Aray, ah! Alam mo, nakakagigil ka. Ay! Aray, aray! Kuna, kuna. Sorry, sorry. Madam? Auntie, totoo ba kagabi nung lumabas ka, kasama mo na naman yung tatay ni Ana Carillo? Yung mga tao na to, akatin ng dila palibasa, walang magawa sa buhay. Totoo ba o hindi? Totoo. Sino naman nagsabi sa'yo na... Si Donkey. Tumawag sa akin. Tinatanong ko lumabas ka daw kagabi. Di ba sabi ko sa'yo? Ayoko nakikipag-communicate ka dyan sa... Don't change the subject, Daddy. Totoo ba na nakipag-date ka sa auntie ni Donnie last night? Totoo ba? Oh. Bakit ganyan tingin mo? Nag-meeting lang naman kami dahil... No, pinag-meetingan nyo na naman kami ni Ana kung paano kami imo-monitor. Hindi ah! Oh, hindi nag-date nga kayo. May masama ba? Inamin mo rin. Ano? Eh naman, masama kung maging magkaibigan kami ni Cora. Kasalanan ba yun? Eh, why is it na masama para sa inyo na maging friends kami ni Dondi? Iba yun. Mga bata kayo. Saka wala naman siguro masama kung gusto kong magpakasaya. Malukot din naman yung nag-iisa, di ba? Ah, ganun. So, ikaw okay lang maging masaya, pero ako hindi. So, okay lang ba sa'yo yung dad mo? Saka yung... Of course not! Not? Nothing personal, ah. Pero excuse me, ang ganda-ganda ng mommy ko. So, anong ibig mong sabihin? Wala. Sinasabi ko lang na maganda ang mommy ko. So, ang auntie ko, hindi? Well, mas maganda ang mommy ko. Mabait ang auntie ko. Still, mas maganda ang mommy ko. Fine! And besides, ayoko din naman ang auntie mo para sa daddy ko, if that's what you wanted to hear. Eddie, good. At least we agreed on something. I have to go na. Baka hinahanap lang ang dad ko. Bye! Chip ko! Chip ko! Ano ba problema mo, sis?
Si Dondi! Eh, bakit naman? Kasi simula nung nalaman niya nakikipagkita ako kay Vito, hindi niya na ako pinapansin. Eh, ano naman ang pakialam niya? Eh, di ba? Yun nga yung tatay na girl. Are you okay? Kailan ba ako hindi naging okay? Shelly, halika na. Sumabay ka na sa akin. Malilay tayo sa meeting kay Woody. Sige, sir. Eh, ano naman kung yun yung tatay ng pinapapilan niya? Sino naman kung kailan ako tumanda? Kung kailan ako nagkaroon ng kulaba at katarata? At saka semi-arthritis? Pagkatapos, tumaas pa yung maintenance ko ng drugs. Sa hango kumirikin! Hoy, teka. Excuse me, walang nakasulat sa konstitusyon ng kahit na anong bansa o ng banal na libro ng kahit na anong reliyon na may age limit ang pwedeng kumarengking. Eh, ano na lang sasabihin ng ibang tao? Ma at pa! Sila ba nagpapalaman sa'yo? Hindi. Kung ano, ako naiiyak-iyak dyan. Kasi si Johnny hindi ako pinapansin. Sir Vito, do you want me to get you anything? Shelly, di ba may stepmother ka ka mo? Opo. Opo nga. Kaya nga po nanirahan si Papa tsaka yung older brother ko sa States kasi American citizen si Tita Lou. Biyudo ang tatay mo. Nag-remarry lamang. Hindi ka ba nagalit nung magpakasal siya ulit? Well, nung una, kasi I believe na no one can replace Mama. Kahit na gano'n pa siya kaganda, kapabait. Pero natanggap mo. Opo. Kasi nakita ko na naging masaya talaga si Papa sa kanya eh. And mahal na mahal ko si Papa. That's why I really wanted him to be happy. Sir, Anna also wants you to be happy. Hindi niya ako maintindihan. Sir, kasi hindi niya din siya maintindihan eh. Nahalata ako rin na parang ang laki ng pinagkaiba niya. Lalo na nung malaman niyang lumalabas-labas tayo. Paano? Naramdaman ko lang. Matanong ko nga, ikaw ba may nahalata dyan sa pamangkin mo na nag-iba? Mm-mm. Dahil nalaman niyang nagkakasama tayo? Parang ganun nga yung reason. Yun naman ang hindi ko maintindihan. Bakit? Para naman kasing may relasyon tayo. Hindi ba? Tayo? Kapal mo ha? Relasyon? Masasabi ko lang dyan, sang malutong na. Oh, wow! Oo nga. Oh, wow. Eh, di wala. Bakit nila lang ako sinasaktan? Hindi naman siya pogi! Huwag ka na umiyak. Idaan mo na lang yan sa kanta, ha? Come on! Ngunit heto, bumabagot pa rin! Hoy! Okay? Bakit sa akin mo tinatanong? Eh, di ba kayo yung magkasama sa bahay?
Bihira na kasi kami mag-usap ever since mag-sena yung babae yan sa buhay namin. How can you make your dad understand you kung ikaw mismo hindi mo iniintindi yung tatay mo? Okay lang naman na he makes digaw another woman. Pero naman, why naman na tala-tala? Bakit hindi naman ikaw yung makikisama sa kung sino man yung magiging partner ng tatay mo, no? Pero naman, ang ganda-ganda ng mommy ko, no? Tapos, sandali, alam mo yung saying na beauty is in the eyes of the beholder. Mm. So, tingin mo dapat dalhin ko na sa eye doctor ang daddy ko? Ikaw masama ugali mo eh. Pero, alam mo, sa tingin ko, hindi na sila masyadong nagkikita ni Miss Tala-Tala eh, di ba? I know. Hindi na rin nga lumalabas ng lugang daddy eh. Kakain ng jigsaw puzzles na rin siya. Anna, if you really love your dad, I think you can still make him happy. But how? You know very well how. Siyempre, I don't like seeing my daddy like that. Looking so sad. Paano sad? Maghapon nasa loob ng room niya, binubulang jigsaw puzzles. Jigsaw puzzles? Yeah. Yung 1,000 pieces. Ever since na magkalabuan sila ng tita mo, wala, yun na lang yung ginawa niya. I think nakakatatlong jigsaw puzzles na siya. Nako. Yung auntie ko naman, gabi-gabi nagko-concert. Alam mo na, memorize ko na yata lahat ng lyrics ng mga AG's songs. Kaya nga, ayun, I wanted to talk to you sana. Kasi, I think, mali tayo eh. Something's wrong. Yeah. Mali nga. That's why you must do something. Kasi, two wrongs do not make it right. So what do you suggest? Tutulungan mo ba kami ni Shelly? Yeah, sure. Sa abot ng makakaya ko. Basta, kabala si tita mo. Yeah. Okay. Okay, so we're done. One more thing. Ano yun? I missed it. Hashtag talaga lang, ha? Oo naman. Eh, bakit? Hindi ka man lang nag-text, hindi ka man lang nagtawag. Hashtag. Yeah, ako eh. Loko-loko ka. Sa'yo lang ako loko-loko. Tigilan mo ako, Edmundo. Auntie, hindi ka pwedeng mawala doon. Isipin mo, andun yung mga suppliers natin, andun yung mga BOT officers, pati mga managers ng hotel, andun din. Sige na. Eh, di ba sosyal ngayon? Hindi ako bagay doon. Sus naman. Feeling mo, porket sosyalan, hindi ka bagay. Wala akong magandang damit. Ikaw na lang. Oh, sandali. Ang dami natin contacts. Imposibleng wala tayong matawagan para mabigyan ka ng magandang damit. Oh. Sige na. Punta na the party. Sige. Punta na the party. Alam mo naman, wala akong kahilig-hilig sa mga events na ganyan. Sir naman, hindi naman pwedeng hindi kayo pumunta doon kasi ina-expect ng ibang mga clients na you'll be there. Hindi naman siguro puyatan niya. Sir, I'll make sure you'll be home by 10. 9. Sir naman eh, nagkakape pa lang yung ibang mga bisita by 9. 10. 9:30. Mission accomplished. Is there an answer? Good evening, Mr. Carillo. This way, please. Yeah.
Mary. Ano to? Kanino pahulo ito? With the people who loved you, Daddy. Sinabi ng mga batang babae bago sila natuto magpalit ng kanilang ha? Yan din ang sinabi ng mga batang babae bago sila natuto magpalit ng kanilang mga lampin ng mga kanilang mga anang lampin na Ruby, siya'y pupuntahan natin. Sambales. Kaya? Sambales yung pupuntahan natin. Probinsya yun. Nakahanda na ba yung mga tao sa lalawigan sa mga ganyang pananamit? O bakit mayroon bang batas na nagbabawal ng shorts sa Sambales? One more time! Teka nga, alam mo ba kung magkano at paano kakasusulib ni Bebe? One more time! Sorry, direct! Magkano? Auntie, US Darrells. Daddy... Sorry. Nakalimutan kay light ko. Okay, okay! Sorry. Enka! Okay. Sorry. Over lang. Ano nadama yung ating dito sa naulo ka? Bakit? Oh. Ano? Oh. 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 Ano next line mo? Uy, saglit! Uy, taga-taga! Bakit na tayo? Nadulas ako, sorry. Direk, sorry, nadulas! On the day na nagpa-reserve... Grabe, kinaiba yung ano, ha? Kung wala sa tadhana, edi wala. Kung ayaw ng ano, tsuba, mali ako. Pero masarap yung... number. Oo naman. Na
Sabi ko lang, isang malaki. Oh! Ano nangyari? Basta sa part 2, magkita tayo!